Shout out guys, may konting share lang ako about sa LTO kasi galing ako sa LTO, nagkaroon lang ako ng konting aberya, siguro mga 10 minutes lang or 15 minutes. Kasi nga guys, kailangan mo na palang mag-registered kapag magre-renew ka ng sasakyan. So kailangan mo na mag-rehistro sa online LTMS online registration ng LTO. So kailangan nyo mag-online nun guys kasi meron kayong kukunin doon ng client number. Iba yun sa lisensya, iba din yun sa motor vehicle. So guys, yun ang gagawin nyo guys para hindi kayo maabala. Kailangan nyo nang makapag-login para pagdating nyo sa LTO, na isulat nyo na dun sa ISMOT yung client number nyo tsaka yung address dun sa OR. Isusulat nyo dun, hindi sila yung magsusulat, kayo yung magsusulat. So guys, ang gagawin nyo, mag-login kayo sa LTMS portal ng LTO, then ilagay nyo yung pangalan nyo dun, email, kung hindi sa inyo yung sasakyan. So magkakaroon talaga ng aberya katulad nito, hindi sa akin yung sasakyan. So gumawa pa ako ng LTMS online registration. So nilag-in ko yung email ko, pero pangalan nung may-ari yun nilagay ko sa hinihingi nung LTMS po online portal. So kailangan nyong gumawa muna nun bago pumunta sa LTO, kasi kapag wala kayo nun, hindi ka nila tatanggapin. Hindi ka nila papapasukin doon kapag wala ka LTMS online registration. Okay guys, sana makatulong sa inyo to guys para iwas aberya, para hindi kayo na pabalik-balik. Kung wala kayo load, baka hindi kayo makapag-login, mahirap pa sa data. So naglo-loading siya, so mabagal kanina. Nag-data lang ako, mabagal. So bago kayo pumunta sa LTO guys, log-in muna sa LTMS online, kunin niyo yung client number para maibigay niyo sa kanila. Kasi kailangan nilang proof na nakapag-login kayo doon. So, kailangan nyo mag-login doon para makita nila at kayo magsusulat tong client number. Paulit-ulit ko pong sinasabi, yung client number ang importante. Kasi kung wala kayo noon, hindi kanila i-assess. So guys, ha, sa mga magre-renew ng sasakyan, tsaka sa renewal ng license, nagbago na pala siya ngayon. So kailangan nyo talagang dalhin yun. So guys, ganun lang, walang pila kapag kompleto kayo ng requirements. Katulad kanina, pagkatapos ko, dire-diretso lang ako, tapos pagka-check nila, nilagay lang nila yung client number ko na inilagin ko sa LTMS online. Pagkatapos nun, diretso na ako sa cashier, chinek lang nila dun sa window 18, then cashier na ako, tapos na. So guys, ganun lang guys, kabilis. So yun lang, may papayo ko sa inyo kung ayaw nyo maabala. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo to na kailangan nyong mag-login sa LTMS online portal registration ng LTO. Kung ayaw nyo maabala at baka nakakainit ng ulo kasi nga hindi kayo tatanggapin kapag wala kayong LTMS online. Hindi kayo tatanggapin nila. Kahit sabihin mo, kahit makiusap ka, hindi kanila tatanggapin. Basta kailangan nila LTMS online. Okay guys? So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo to para iwas abala sa inyo din, para di kayo pabalik-balik. Maluwag ang LTO. Napakabilis yung transaction ko kanina. Hindi ako umabot ng 30 minutes. Hindi siya katulad nun na umaabot ng 1 hour to 3 hours. Sobrang bilis. So, God bless atin lahat. At panoorin nyo na lang tong video na to guys. Sana makatulong sa inyo sa lahat na magre-renew ng sasakyan o lisensya. Makakatulong sana sa inyo to guys para iwas abala. Thank you guys!